What's up mga Kapadyak, sa video na to magra-ride kami kasama mga tropa natin dito sa lugar namin. Trail ride ulit tayo kasama ko yung pinsan ko. Kikitain na lang namin yung iba. Ang gamit kong bike dito yung GT Avalanche na nakasetup ng SRide na 1x12 speed. Puro trail ride ginagawa ko dito sa bike na to para malaspag natin yung SRide ng pyesa. Butchinggihit sana kami kaya lang may hindi inaasahan na pangyayari. Ay wala akong fender sa unahan. Kalungutan ko maglagay, maglalagay ako eh. Putik to, bulan ka kahapon eh. Titi na. Ya, 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 ya. Balik kay Goyo. Saan na lang? Aper. May pumigil sa amin na lokal. Private daw yung daan na pinagtetrailan namin before. Need daw magpaalam sa may-ari eh. Hindi naman namin alam kung sinong may-ari. Yun lang. Pinigil. Napigil naman eh. Para wala nang diskusyon pa, umalis na lang din kami. Hindi na kami nakapagtalo na magbabike lang naman kami, wala naman kaming nanakawin o sisirain. Sa may upper mapakla na lang kami magbabike. Sayang tong area na to, ang ganda pa naman magpractice dito. Steep yung lusong niya, medyo mabato, pero magandang praktisan kasi malapad yung kalsada. Error! Yeah, pag-champuan nyo na wala yung... Ako na si Tropa. Si Tropa. Mukhang yun ang caretaker yun. Nilipat namin ang location. Doon na lang kami magbabike sa may upper mapakla. Naride ko na yun last time. May vlog din tayo ng first ride doon. Ang gamit ko nga palang camera dito is yung Insta360 1R. 4K mod lang nakakabit. Tapos just mounted. Naghanap kayo ng camera for cycling activities, i-consider nyo itong Insta360 1R. May video na akong ginawa tungkol dito. Check nyo din yun. Hala. Sila. Due, biga. Paahon pa lang. Mawawala ka na ng pag-asa. Rock garden doon. Ang pangit kasi diba, pag bulutong mo gaya, tapos... Oo, oh, magaliling. Maligal lang ganun. Kaliwa, kaliwa. Ano? Mak, mak. Kamaya, pagbaba siya. Kamaya na. No. No, galit na naman kaya, Alex. Ako na yun to. Ako na ba yun? Mawaba naman ako eh. What's up mga Kapadyak? Oo, oh, yung hindi na big. Habang umahon kami na, ispatan kami ng batang Kapadyak natin. Taga dito lang ata siya eh, sumama sa amin na mag-ride. Pinagsabihan na lang namin na alalay na lang. At next time, hindi na siya pwedeng sumama kung hindi siya naka-helmet. Lumi, diretso. Diyan ako dadaan. Mahirap na kasi, trail yung titirahin. Baka may kung ano pang mangyari. Sa amin ang sisi niyan. Panis pa lang eh, sa bata. Wala na siyang bangko eh. Dari-dari ko lang. Wala na itong lipuan. Ito na lang. Madulas. Las. Aos ulit. Nalaglag yung kadena. Wala ko na akong tarito. 100mm travel lang ba yan? Pareho lang ba tayo? Mga gano'n, 140. And 160.
Ano ba yun kaya? Armedina nakalagay dito. Huh? Armedina. Sa mapa, nakalagay dito, Armedina. Armedina Resort. Dito kami mag-start na bumaba. Hanggang dito lang yung rideable eh. Mag-ibir muna. Ang bagayay ng mga pro. Ayun yung ano, yung mga raan. Yung babaeng nakakabaya. Ay, pala si ate. Maboy, maabutan natin yan. Tara. Ate, wait lang. Mauna na kami ng kaunti. Kasi maabutan namin kayo sa single na daan. Dami. Nahulog yung kadena ko, teka lang. Nahulog yung kadena. Nalaglag. Naro ba yan, naro? Hmm. Naro, nalaglag. Hindi pa maalis eh. Ayun sila o. Ayun sila o. Saka lang, hindi ko tayo pabidal. Nalaglag. Ang adin. Yes. Oh. Sige, babay mo yan. Kaya mo ba yan? Oh. Tsaka dito po tayo. Eh putik, hindi kaya. Kago. Ewan ko, totoo dyan, taas eh. Ang tignan ko mahulog sa kanya. Okay na. Hindi ka na pipreno talaga. Binabuto ko na eh. Bahala na. Happy bikes mo. Manubok.
Woohoo! Funny. Funny. Next time para mag-helmet ka. Para makakamit. At dito na natatapos yung ride namin. Quick ride lang to pero sold na din sa adrenaline rush. Kasi wala yung nina-ride natin trail. Hindi naman ganoon ang mga trail namin. Hindi na kami isa, nakapagod akyatin eh. Kaya next time na ulit, practicing ko ulit to para next time yung drops makuha ko na. Natakot kasi ako sa landingan madulas. Malumot yung bato na babagsakan. Sa papagano yung maraming lubak-lubak pero binabago yung palahag. Ayos! Available na pala mga kapadyak yung S-Ride na 12-speed sa market natin. Pero kahit ako nagtataka kung bakit yung crack na kasama, square taper, hindi hollow textile. Mas maganda sana kung hollow tech na, tulad ng gamit ko ngayon. Diba last time, sinabi ko na magkakaroon ng pag-ibaway ng S-Ride 12-speed components. Diba finalize ko lang sa S-Ride Components Philippines yung tungkol sa giveaway na pinangako nila. For the meantime, follow nyo lang FB page ng S-Ride para sa announcement. So far, maganda naman experience ko sa drivetrain na to. Shifting, maganda, maayos performance, may one instance lang na nalaglag pala yung kadena sa may chainring. Ewan ko kung bakit, hindi ko napansin. Nakatigil kami niyan tapos nung papajack na, nalaglag na pala. Nahuhulog din yung kadena nito sa big cogs pag ibaback pedal. Hindi ko pa naaayos yung chain line. Bala ko sana maglipat ng spacer sa bottom bracket. Update ko kayo pag nagawa ko na to. Mahirap kasi pag tumigil ka sa ahon, mapapaback pedal ka talaga para maset yung pwesto ng crank arms bago ka pumidal ulit. Sa durability naman, it's too early to say pa din. Sa akin, wala pa naman ako nakikita senyalis ng iba pang issues eh. Pag meron, update ko kayo mga kapadyak. Magkakaroon pa tayo ng future episodes regarding these components. Abangan nyo na lang yun. Kitaan sa lang sa susunod na videos. Ride safe mga kapadyak. Gag. Oh. Sige, babay mo yan. Kaya mo ba yan?